Kumusta na po kayong lahat? Mabuti naman. Okay. Tayo po ay patuloy pa rin na ating pinag-aaralan ang Ebanghelyo ayon kay Mateo. Okay? At kung naalala nyo, last week ay tinapos na ni Pastor EJ yung sermon ni Kristo Jesus doon sa bundok. At tayo po ngayon ay mag-uumpisa kung saan natapos yung sermon ni Jesus doon sa bundok. At tayo po ay magsisimula sa Mateo chapter 8, mula verse 1 hanggang verse 4. Tingnan natin dito sa screen yung Matthew chapter 8, verse 1 to verse 4. Pwede ho ba tayong magsitayo? At basahin po natin ng sabay-sabay yung ating pangunahing talata. Mateo 8, verse 1 hanggang verse 4. Sabay-sabay po tayo. Nang bumaba si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao at lumapit sa kanya ang isang ketongin at lumuhod sa harapan niya na nagsasabi, "Panginoon, kung ibig mo ay malilinis mo ako." Iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan niya ito na nagsasabi, "Ibig ko, maging malinis ka." At nalinis ka agad ang kanyang ketong. At sinabi ni Jesus sa kanya, "Ingatan mong huwag sabihin kaninuman, kundi humayo ka, magpakita ka sa pare, at ihandog mo ang kaloob na ipinag-utos ni Moises bilang patotoo sa kanila." Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, salamat po sa pagkakataon na kami ay makapagtipon at makapagsamba sa inyo. Hindi lamang po sa pamamagitan ng pag-awit at sa oras na ito, sa pamamagitan din po ng pag-aral ng inyong salita. Panginoon, mangusap po kayo sa bawat isa sa amin na naririto ngayon sa aming mga puso't isipan. Huwag niyo rin po sanang hayaan na kami po ay gambalain ng aming kaaway, bagkus Panginoon ay mangusap po kayo sa amin. Tinataas ko rin po sa inyo ang aking sarili, ang aking kahinaan, pati na rin po ang aking boses, Panginoon. Naway kayo po sana ang siyang manguna at mangusap sa aming lahat. Salamat pong muli, Panginoon, sa pagkakataon na ito. Alam po namin na kami po ay hindi karapat-dapat, ngunit sa paglilinis na ginawa niyo sa amin, kami ay nandirito ngayon. Salamat pong muli, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, magsiupo po tayo. Bigyan ko lang kayo ng konting recap nung ating napagdaanan na. No? Nasa chapter 8 na tayo ngayon ng Mateo. Kung naalala nyo pa, simula dun sa chapter 1 hanggang chapter 3, ano yung pinag-usapan natin dun? Yung kaangkanan ni Jesucristo. Yung kanyang birheng kapanganakan. At kung naalala nyo pa, yung mga propesiya patungkol kay Jesus. Yung apat na heograpiyang propesiya tungkol kay Jesus. Ang bawat isa doon ay kanyang natupad dahil siya ang tunay na Haring Mesiyas. At pagkatapos niya, nakita natin na sinimulan ni Jesus yung kanyang ministeryo. At marami nang ang taong sumusunod sa kanya nung mga panahon na yon. Bakit? Dahil siya ay nakakapagturo at nakakapagpagaling. Pero nung dumadami na raw yung tao, anong ginawa niya? Siya ay umakyat ng bundok kasama yung kanyang mga disipulo. At doon, sinimulan ni Jesus yung kanyang pagtuturo. Doon natin tinatawag, doon natin nakuha yung katuruan niyang the Beatitudes, no? At marami pang iba. At natapos natin yun last Sunday through the preaching of Pastor EJ, no? Yung huling mga verses doon, yun ang ating pinag-aralan. Kaya sa hapong ito, titingnan lang natin yung huling dalawang verses ng chapter 7. Doon sa chapter 7, verse 28 at saka 29. Basahin po natin ng sabay-sabay yan. At nang matapos na ni Jesus ang mga salitang ito, namangha ang napakaraming tao sa kanyang aral. Sapagkat nagturo siya sa kanila na tulad sa may awtoridad at hindi gaya ng kanilang mga eskriba.
Bakit? Ano bang klaseng pagtuturo ang ginagawa nitong mga eskriba na ito? Itong mga eskriba na ito, pag nagtuturo sila, hindi mo makikita sa kanila yung parang teaching with authority. No, walang autoridad, no? Walang authority. Dahil kumukuha sila ng kanilang authority mula kay Moises, hindi mismo galing sa kanila. Hindi katulad ni Jesucristo na siya mismo nung nagturo siya, makikita nyo, meron siyang kapangyarihan, meron siyang authority dun sa pagtuturo niya. Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Kasi siya ang may akda ng kautusan. Siya ang may akda, siya ang gumawa ng kautusan. Natural lang na meron siyang kapangyarihan, meron siyang authority na ituro ito. Hindi katulad ng mga eskriba. At dito, sa simula ng chapter 8, makikita natin na gustong ipakita ni Mateo, no, na si Jesucristo ay tunay na Haring Mesiyas sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng kanyang pagiging Diyos. Si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Yun ang gustong ipaalam o gustong iparating ni Mateo sa kanyang mga bumabasa nitong ebanghelyo na ito. Tingnan natin dito sa John chapter 1 verse 24. Anong sinasabi diyan? At naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatiang gaya ng sa tanging anak ng Ama. Puspos ng biyaya at katotohanan. Ang salita, sino yon? Si Jesus ay ano? Pumunta rito sa mundo, nagkatawang tao at nakasama natin. Diba? Sa wikang Ingles nga, ang sabi ron, God became flesh and dwelt among us and we were able to behold His glory. Dahil ang Diyos ay nagkatawang tao sa pamamagitan ni Jesucristo. Yan ang gustong patunayan ni Mateo. Na si Jesus ay Diyos. Si Jesus ay Diyos. Kaya kung titingnan nyo ang kabuuan ng kapitulo 8 at 9, doon makikita nyo, ipinakita ni Mateo sa pamamagitan ng pagpapagaling ni Jesus. Hindi lang doon sa may ketong, marami pang klaseng sakit, pati sa pagpapalayas ng demonyo. Doon niya ipinakita at pinatunayan na si Jesus ay Diyos. Dahil Diyos lamang ang pwedeng makagawa niyan. Pag tao, hindi pwedeng gumawa niyan. At yan bilang ating konteksto, titingnan na natin ngayon ang ating tatlong punto para sa hapong ito. Yung unang punto, ang ketongin ay lumapit kay Jesus. Yung pangalawa, ang ketongin ay nilinis ni Jesus. At yung pangatlo, ang ketongin ay inutusan ni Jesus. Tingnan natin muli sa Mateo chapter 8, verse 1. Ano ang nakalagay dyan? Nang bumaba si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Katulad ng sinabi ko kanina, ito yung mga tao na iniwan ni Jesus bago siya umakyat ng bundok. Pagbaba niya, naroroon pa rin at sinusundan pa rin siya. Alam niyo si Jesus, pagkatapos niyang turuan ang kanyang mga disipulo, pagkatapos niyang inihayag yung kanyang mga katotohanan at mga balak niyang gawin para sa sanlibutan, siya ay nagsimula ng mag-perform sa wikang Ingles. No, ipinakita na niya ngayon sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Alam niyo yung mga politiko? Ibang mga politiko, madalas mahilig magbigay ng mga pangako. Lalo na pag tuwing malapit ng eleksyon, no, yung campaign period. At ang nakakalungkot diyan, madalas ay hindi nila natutupad ang kanilang pangako. Pero si Jesus, pagkababa pa lang ng bundok, pagkatapos niyang ilahad ang lahat ng nais niyang gawin dito sa sanlibutan, sinimulan niya kaagad yung kanyang mga pinangako. Ganyan ang ating Panginoong Jesus. Pag sinabi niya,
pag pinangako niya, gagawin niya. Tignan niyo muli itong Mateo chapter 8, verse 1. Anong sabi niyan? Pagkababa pa lang ni Jesus sa bundok, napakaraming tao ang sumunod sa kanya. Sa tingin niyo, bakit sumusunod yung mga tao na yun sa kanya? Sa tingin niyo, anong dahilan at sumusunod sila? Ano sa tingin niyo? Maraming dahilan eh, di ba? Pwedeng tunay nga na sila ay naniniwala na si Jesus ay yung tunay na Haring Mesiyas. Pwedeng mahal nila si Jesus o pwedeng dahil may napagaling sa mga kamag-anak nila o kaibigan nila, kaya sila ay bumubuntot-buntot. O napakain sila ni Jesus, kaya sila sumusunod. Pwedeng maging totoo yung mga lahat ng sinabi ko. Pero mas naniniwala ako na ang kadahilanan kung bakit sila sumusunod ay dahil usi sila. Alam niyo yung usi? No? Natural sa atin yun eh, di ba? Mahilig tayong usyoso. Di ba? And alam niyo bakit sila nakikiusyoso? Hindi lang sa nakita nila yung kapangyarihan. Katulad nung binasa ko kanina sa 28 and 29. Nakita nila sa pagtuturo at pagsasalita ni Jesus ay mayroong kapangyarihan. Mayroong authority. At alam nila, hindi pwedeng normal na tao lamang ang magsabi ng ganyan. Malamang siya ay Diyos. Bakit? Siya ang may akda eh. Siya ang may akda ng kautusan. Kung titingnan natin ngayon sa verse 2, Mateo chapter 8 verse 2, yun yung ating unang punto, ang ketongin ay lumapit kay Jesus. Ano ang sabi dyan? At lumapit sa kanya ang isang ketongin. At lumuhod sa harapan niya at nagsasabi, Panginoon, kung ibig mo ay malilinis mo ako. Ano ba ang isang ketongin? Nakakita na ba kayo ng itsura ng isang taong may ketong? Nung isang, two weeks ago or three weeks ago, may nakita kami. Somewhere in Quezon City. Sabi ko pa nga sa sweetheart ko, sabi ko, costume party lang yan. Kasi malapit na yung Halloween eh. Pero ini-insist ng asawa ko, hindi, may sakit yun. Maputi yung kanyang mukha, medyo may konting puti, pati yung balat. Tapos nakabalot yung kanyang, yung legs. No? Eh nung pinag-aralan ko, nung sinerge ko kung ano yung leprosy, may mga ganun nga talaga, namumuti sila. No? At kadalasan ay binabalot nila yung kanilang mga sugat. Marami ang nagsasabi, pag ang isang taong may ketong daw, madalas makikita mo sila, parang yung mga taong pag naglalakad eh, parang malalaglag na raw yung braso, yung ilong, o yung tenga. No, parang yung zombie, alam niyo ba yung zombie? No? Kung nanonood kayo nung TV series na Walking Dead, ito yung mga zombies. No? Makikita mo parang kinain na yung kanilang mga laman, which is true. No? Ganun talaga ang mga ketongin. Well, tinignan ko sa Wikipedia, ang leprosy daw ay tinatawag ding Hansen's disease. Ito raw ay isang chronic disease na ang tumitira ay isang bacteria na ang tawag sa kanila ay Mycobacterium leprae. Meron pang isa na lately lang nilang na-discover is Mycobacterium lepromatosis. Itong lepromatosis, 3 years lang yata, pwede ka nang gumaling. Pero yung leprae, pwedeng mawala for a while, pero babalik. No? Nung panahon ni Jesus, walang kagalingan ang leprosy. Actually, kung titingnan mo rin ngayon, maraming nagsasabi may kagalingan, pero meron isang klase pa rin na ketong na hindi ka gagaling, pabalik. No? So, ito yung klase ng bakterya na tumitira sa katawan ng tao. Hindi katulad ng kadalasan na sinasabi ng tao, pag may ketong ka, automatic, malalaglag yung kamay mo, yung daliri ng kamay mo, yung daliri ng paa mo, o yung ilong, o yung tenga. Hindi ho totoo yan. The reason why kung bakit
nabubulok yan, o kaya umiigsi yung braso, ang tawag natin diyan ay epekto nung sakit na ketong. Kumbaga parang komplikasyon. Secondary infections ang tawag nila. Kasi ang ginagawa ng mga bakterya na ito, tinitira niya yung ating mga nerves. At pag tinira niya yung mga nerves natin, ang nangyayari sa atin, wala tayong nararamdaman sa ating physical na katawan. Kaya whenever na, let's say, may nakaramdam ka na konting kati sa iyong mata, dahil hindi mo nararamdaman kung malakas o mahina yung pag-rub mo sa iyong, sa talukap ng iyong mata, minsan natatanggal na sa sadsad, no? Even sa paa. Kunyari yung sapatos mo na pudpud na yung swelas. So ano na yung susunod kung hindi ka nagme-medyas? Yung paa mo na, di ba? Ang sumasadsad sa sahig. Hindi mo nararamdaman yun. Nakakinikis-kis mo na pala yung paa mo sa sahig. At dahil doon, pag ikaw ay nasugatan, natusok, no, o nagasgasan, hindi mo mararamdaman. Pag hindi mo nararamdaman, anong gagawin mo? Wala kang gagawin. Hindi mo gagamutin. E pag hindi mo ginamutin, anong pwedeng mangyari? Infection. Diba? Infection sets in. Ganun ang nangyayari. Magkakaroon ng infection. Kaya doon, makikita mo maraming ketongin na may mga fresh wounds sa katawan. Dahil yung iba, hindi nila nakikita na may sugat na sila na nabubulok. Ganan po ang mga taong may ketong. Ngayon, balik po tayo doon sa Mateo chapter 8, verse 2. Anong sinabi doon? At lumapit sa kanya ang isang ketongin. Alam niyo yung salitang lumapit? Sa wikang Ingles ay came. Kung titingnan ninyo ang salitang Greco nito, yung translation niya, ang ibig sabihin ay, yun nga, lumapit. No? Sa wikang Ingles, to approach or to draw near. Alam nyo, kung titingnan ninyo ang lumang tipan, ang isang taong may ketong, hinding-hindi pwedeng lumapit sa isang tao na walang ketong. Sa isang tao na tinatawag nilang malinis. Bakit? Dahil yun ay ipinagbabawal ng kautusan. Nakalagay yan sa kautusan. Basahin nyo yan sa Levitico chapter 13 and 14. Makikita nyo yan. Nakasaad doon. Na ang kailangan gawin ng isang ketongin ay parating lumayo. Kaya nga sila ay parating ina-isolate. Usually, nasa labas sila ng kampo. Doon sila nagsasama-sama. Hindi sila pwedeng lumapit sa taong malilinis. At pag may taong lalapit sa kanila, sisigaw sila ng marumi, marumi. Sa wikang Ingles, unclean, unclean. Para yung taong lalapit sa kanila ay iiwas. Dahil ang sakit na ketong ay nakakahawa. No, yung mga bagay na hinawakan nila, no, tapos hinawakan mo rin, maaari na ikaw ay mahawa. Kaya pati yung bibig nila ay tinatakpan. Dahil pati rin daw minsan sa hininga, lalo na yung malalang ketong, ay pwede ka rin mahawaan. Nakakaawa ang kalagayan ng isang taong may ketong. Ipakita ko sa inyo yung sinasabi sa Levitico chapter 13, verse 1 to 3. Basahin muna natin verse 1 to 3. Sabay-sabay po. Sinabi ng Panginoon, kina Moises at Aaron, kapag ang isang tao ay magkaroon ng pamamaga sa balat ng kanyang katawan o langib o kaya'y singaw at sa balat ng kanyang katawan ay naging salot na ketong, dadalhin siya sa paring si Aaron o sa isa sa kanyang mga anak na pari. Susuriin ng pari ang bahaging may karamdaman na nasa balat ng kanyang katawan at kung ang balahibo sa salot ay pumuti at ang anyo ng karamdaman ay higit na malalim kaysa balat ng kanyang katawan, ito nga ay salot na ketong. Pagkatapos na siya'y masuri ng pari, ipahahayag niya na marumi siya. Marumi siya, unclean. Talon tayo sa verse 38 hanggang 46. Mahaba-haba ito. Ang sabi rito, kapag ang isang lalaki o babae ay nagkaroon sa balat ng nangingintab na pantal. O, tingnan niyo yung balat ninyo. Meron bang kumikislap-kislap dyan? Ito ay susuriin ng pare at kung may namumuti na nangingintab na pantal sa balat ng kanyang laman, ito ay isang singaw
na sumibol sa balat. Siya'y malinis. Sa wikang Ingles, parang baka eczema lang yan o baka psoriasis. Malinis ka pa rin yan. Hindi ka unclean. Yung kasunod niyan sa verse 40, kapag ang buhok ng sinuman ay nalalagas mula sa kanyang ulo, siya ay kalbo. Gayon may malinis. Ba't kayo tumatawa? Doon siguro nakuha yung Mr. Clean, no? Kasi doon sa wikang Ingles, if you're a bald person, no, you are clean. Sabi ko, dito kinuha yung Mr. Clean. Hindi ho pinag-uusapan dito yung pagiging kalbo. Ang pinag-uusapan dito, ang dahilan ng kanyang pagiging kalbo. Pero kung nakakalbo ka lang, safe ka pa. You're clean. Okay? Verse 40. Verse 41 na pala. At kung ang kanyang buhok, okay, at kung ang kanyang buhok ay nalagas mula sa kanyang noo, siya ay kalbo mula sa noo, ngunit siya ay malinis. Verse 42. Subalit kung sa kalbong ulo o noo ay magkaroon ng namumula o namumuting sugat, ito ay ketong na sumibol sa kanyang kalbong ulo o sa kanyang kalbong noo. So ang ibig lang sabihin dito, yung iba kaya nalalagas ang buhok ay dahil sa sila ay nagkaroon ng ketong. Siya'y susuriin ng pari at kung ang pamamaga ng karamdaman ay mapula-pula na maputi sa kanyang kalbong ulo o sa kanyang kalbong noo, gaya ng anyo ng ketong sa balat ng kanyang katawan, siya ay ketongin, siya'y marumi. Ipahahayag ng pari na siya ay marumi. Ang kanyang sakit ay nasa kanyang ulo. Verse 45. Ang ketonging may sakit ay magsusuot ng punit na damit at ang buhok ng kanyang ulo ay ilulugay at tatakpan niya ang itaas na bahagi ng kanyang nguso at siya'y sisigaw ng ano? Marumi, marumi. Siya'y mananatiling marumi hanggat nasa kanya ang karamdaman, siya'y marumi. Siya ay maninirahang mag-isa sa labas ng kampo. Kaawa-awa ang sitwasyon ng isang taong may ketong o ang isang ketongin. He is an outcast of society sa wikang Ingles, no? Kasi i-isolate mo siya eh. Ihihiwalay mo siya sa sibilisasyon o sa society. Ilalagay mo lang siya sa isang lugar na malayo sa karamihan ng mga tao. Katulad nung sinasabi sa Talmud, yung Talmud ay isang instruction book ng mga Hebreyo. Sabi nila, hindi ka raw pwede lumapit ng mga 6 na pie. No, hindi ka pwede, ibig sabihin lumayo ka at least 6 na pie mula dun sa taong may ketong. 6 feet ang distance. Ngayon, pag malakas ang hangin, 150 pie ang dapat mong ilayo mula sa taong may ketong. Nakalagay yan. Kautusan nila yan. Batas yan para sa kanila. Kaya napakakawawa ng taong may ketong. At doon sa katuruan ng mga Judaizers, yung sa Judaism, no, merong 61 defilements na tinatawag nila. Ang number one defilement ay yung dead body o yung corpse, no? Yung patay na tao. Pag nakahawak ka niyan, you are defiled, no? Gagawan ka ng seremonyas para ikaw ay mapalinis ulit. Alam niyo kung ano ang number two? Yung taong may ketong. Ganun katindi o ganun kasama ang sitwasyon ng isang taong may ketong. Hindi lang yun. Sa katuruan ni Moises, doon mismo sa kautusan, pag ikaw raw ay may ketong, ang ibig sabihin niyan, ikaw ay nagkasala. Kaya ka binigyan ng ketong dahil ikaw ay nagkasala sa Diyos. Kaya pag ikaw ay isang taong may ketong nung panahon ni Jesucristo, hindi ka lang marumi sa panlabas na anyo, kundi pati rin sa iyong kalooban. In and out. Hindi ka lang physically unclean, you are also spiritually unclean.
yan ang kalagayan ng isang taong may ketong nung unang panahon, nung panahon ni Jesus. Kung titingnan natin muli yung verse 2 ng Matthew chapter 8, anong sinabi dyan? Lumapit yung ketongin kay Jesus, di ba? Ito ang tanong ko sa inyo. Kanina binanggit ko, di ba? Yung isang taong may ketongin, kailangan lumayo ng at least 6 feet mula dun sa mga taong walang sakit, di ba? Itong isipin ninyo. Paano nakalusot itong taong ketongin sa napakaraming tao na sumusunod kay Kristo Jesus? Hindi lang yun. Paano rin siya nakalusot doon sa mga disipulo ni Jesus? Na kumbaga, gwardya sarado yung pagbantay nila kay Jesus, di ba? Yung mga batang ang lumalapit, sinusuway nila parati. Paano pa itong taong may ketong? Paano nakalusot? Sa tingin nyo, bakit siya nakalusot? Alam nyo, dahil hinayaan ng Panginoong Diyos na siya ay makalapit. No? Divine intervention. Hinayaan ng Diyos. Dahil yun ang paraan na ginawa ng Diyos upang tawagin itong ketongin na ito sa kaligtasan. Hindi lang siya bibigyan ng kalinisan sa kanyang pisikal na katawan, kundi sa kanyang espiritual na buhay. Yan ang ginawa ni Jesus sa kanya. Napakaraming implikasyon, no, yung paglapit nitong ketongin kay Jesus. Yung isa ay ito. Ipinakita nitong ketongin na ito ang kanyang matinding pangangailangan ng lunas sa kanyang karamdaman. Kung hawak nyo ang inyong Biblia, pwede nyong tingnan sa Lucas chapter 5 verse 12, sa Luke 5 verse 12. Ang description doon ni Lucas dito sa taong may ketong na ito ay isang taong punong-puno ng ketong. Ibig sabihin, mula ulo hanggang paa, no, kumalat na talaga ang ketong sa kanyang buong katawan. Maaring wala na siyang ilong, walang buhok, walang tenga, walang daliri, umigsi na yung kanyang mga braso at yung kanyang mga hita at binti. Ganun ang itsura nitong ketongin na ito. At makikita natin kung gaano kahirap yung kanyang sitwasyon. Hindi lang yon, yung paglapit nitong ketongin na ito, ipinakita din doon ang kanyang masidhing pananalig kay Kristo. Bakit ko nasabi yon? Na siya ay may pananalig kay Kristo. Tingnan nyo ulit yung verse 2. Ano ang sabi dyan sa verse 2? Nung lumapit yung ketongin kay Jesus, anong ginawa niya? Siya ay lumuhod sa harapan ni Jesus. Sa English translation, the leper came and worshiped him. Sinambahan niya si Jesus. Sumamba siya kay Jesus. Yun ang unang-una niyang ginawa. Hindi niya sinabi, hindi nung lumapit siya, umiyak siya kaagad at sinabi na, Panginoon, pagalingin mo ako. Pagalingin mo ako kaagad, ngayon din. Hindi niya sinabi yun. Anong ginawa niya? Dumapa siya. At siya ay sumamba sa ating Panginoong Jesus. Alam niyo yung salitang pagsamba o worship sa wikang Ingles, kung titingnan natin dito sa salitang Greco, ito po ay proskuneo. Na sa wikang Ingles, ito yung ibig sabihin, meaning to prostrate oneself in homage, to fall upon the knees and touch the ground with the forehead as an expression of profound reverence. It is likened to a dog licking his master's hand. Para kang, pag ikaw ay sumasamba, no, para ka raw aso na dinidilaan yung kamay ng iyong amo. Ganun ang pagsamba sa Diyos. Kapag ikaw ay lumalapit sa presensya ng Diyos at ang pakiramdam mo ikaw ay karapat-dapat dahil ikaw ay mabait, dahil ikaw ay matulungin, abay ikaw ay nagkakamali. Hindi mo naiintindihan kung ano ang tunay na pagsamba. Dahil ang tunay na pagsamba, ang ibig sabihin nun, ikaw ay lalapit sa Diyos
na alam mo sa iyong puso't isipan na ikaw ay hindi karapat-dapat na tumayo sa harapan ng Diyos. Dapat ganun ang ating attitude. Ganun ang ating mindset. Hindi yung iisipin mo, ay, marami akong ginawang kabutihan ngayon. Nag-ayuno ako kahapon. Kaya confident ka na paglapit mo sa Diyos, ay tatanggapin ka. Hindi. Kahit gaano kabuti ang tingin mo sa sarili mo, pag kaharap mo na ang Diyos, kulang yung kabutihan mo. Dahil hindi ka karapat-dapat na humarap sa Diyos. Yan ang mindset dapat natin. Dapat ganun ang iniisip natin parati pag tayo ay lumalapit sa Diyos. At yung pangatlo, ipinakita ang kanyang pagsuko sa kalooban ni Jesus. Kung babalikan natin ulit yung verse 2, ano ang sabi niya kay Jesus? Panginoon, kung ibig mo ay malilinis mo ako. Sinabi niya ba na, Panginoon, ngayon din, pagalingin mo ako? Sinabi niya ba na, Panginoon, I claim in your name na mapapagalingin mo ako sa oras na ito. Sinabi niya ba yon? Hindi. Anong sinabi niya? Panginoon, kung ibig mo, mapapagaling mo ako. He was making an appeal. Nakikiusap siya. Hindi siya nagde-demand. A few days ago, lumapit sa akin yung isa kong anak na lalaki. Sabi niya sa akin, Dad, feeling ko may mali eh. Pag sinasabi ng mga tao, by faith. Ngayon sabi niya, by faith. Pag hinipo ko yung kotse na yan, by faith, magiging akin yan. No? O kaya by faith, papasa ako sa subject na yan, kahit hindi ako masyadong nakapag-aral. No? O kaya by faith, no, I claim in the name of Jesus, gagaling ka. Aalis sa katawan mo yung demonyo nung sakit na yun. Kadalasan yun ang ginagawa ng mga kulto. That is what they do. Sabi ko sa anak ko, tama ka. Mali nga yun. Dahil kung kaya ka nananampalataya kay Kristo Jesus para makamit mo ang mga bagay na gusto mo, ikaw ay nagkakamali. Ikaw ay nagkakamali. No, maling konteksto o maling pagkakaintindi mo doon sa salitang by faith. Pag sinabi mong ikaw ay may pananampalataya sa Diyos, ang ibig sabihin niyan, katulad nitong ginawa nung ketongin na ito, kung siya man ay pagalingin ng Diyos o hindi, siya pa rin ay sasamba sa Diyos. Ibig sabihin, ikaw ay magpapasakop sa kalooban ng Diyos, hindi sa kalooban mo. Pagkilala mo na ang Diyos, kahit ano pa paman ang nangyari sa iyong buhay, masama man ito o mabuti, hindi ka magagalit sa Diyos. Bakit? Alam mo na siya ang siyang may control ng lahat ng bagay. Alam mo na siya ay dakila dahil siya ay Diyos. Kaya sabi nung anak ko, sabi niya, Dad, siguro dapat ang sabihin natin by His grace. Sabi niya, by His grace. Sabi ko, tama ka, pero kung ako dagdagan mo and His willingness. Kasi kung titingnan ninyo dito sa Santiago, chapter 4, verse 13 to 15, anong nakalagay dyan? Hali kayo ngayon, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o sa ganoong bayan. At kami ay mga ngalakal doon ng isang taon at kikita. Gayunman ay hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kayo ngay isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Sa halip ay dapat ninyong sabihin, kung luloobin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o iyon. Diba? Ano ang dapat daw nating sabihin? Kung luloobin ng Panginoon. Just like what Christ said, not my will,
but your will be done. Diba? Hindi yung kalooban ko, kundi kalooban mo ang dapat na masunod. Eh kadalasan, lumalapit tayo sa Diyos dahil meron na tayong agenda. Tapos pag hindi ipinagkaloob sa atin ng Diyos, sasama ang loob natin sa Diyos. Hindi ho dapat ganyan. Dapat katulad nitong ketongin na to, nung lumapit siya sa Diyos, siya ay nakiusap. Panginoon, kung iibigin mo, kung loloobin mo, mapapagaling mo ako. And I'm pretty sure, kapag hindi siya pinagaling ni Kristo Jesus nung panahon na yon, hindi sasama ang kanyang loob. Dahil dun pa lang sa pananalita niya, dun pa lang sa pag-approach niya kay Kristo Jesus, alam niya na siya ay Diyos. Dahil ang mas importante sa kanya ay hindi yung kagalingan, kundi ang makilala niya si Kristo Jesus. Nung makita niya, sumamba siya kaagad. Tayo kaya. Tingnan natin ngayon sa Mateo chapter 8, verse 3. Yung ating pangalawang punto. Pwede niyo hubang basahin yan? Mateo chapter 8, verse 3. Iniunat. Okay. So, nilinis ni Jesus yung kanyang ketong. Alam nyo, na-imagine ko na yung itsura ng mga taong nakapaligid doon. Ang itsura nila ay, ganun ang itsura. Okay, Panginoon, wag. Ano ba ginawa dito ni Jesus? Iniunat niya ang kanyang kamay at hinawakan yung ketongin. That is a no-no. Hindi ka nga pwedeng lumapit eh. You have to be 6 feet away. Kailangan 6 na pie ang distansya mo. Paano pa kung hahawakan mo o hihipuin mo? Pero anong ginawa ni Jesus? Hinawakan niya itong taong may ketong. Hinawakan niya. Hindi ba niya pwedeng sabihin na lang na be healed? No? Hindi ba niya pwedeng sabihin na magaling ka na ngayon pa lang at huwag na niyang hawakan? Pwede niyang gawin yun eh, di ba? But instead, anong ginawa niya? Hinawakan pa rin niya. No, dun sa paghawak ni Kristo Jesus dito sa taong may ketong, ano ba ang ipinapakita niya doon? May mga ilang kadahilanan na nailagay ko dyan. Yung una ay ito. Pinakita ni Jesus ang kanyang pagmamahal at awa sa paghipo niya sa ketongin, sa taong may ketong. Naipakita niya ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagmamahal at awa o yung compassion dito sa taong may ketong. Hindi niya inisip na baka pag hinawakan niya, siya ay mahawa. Alam niyo bakit hindi niya inisip? Dahil alam na niya ang kanyang layunin dito sa mundo. At ano yon? Ialay ang kanyang buhay para sa taong may ketong na ito. Ba't pa siya matatakot sa ketong? Eh kung yung buhay nga niya, kailangan niyang ibigay. Hindi lang yun. Yung pagbigay niya ng buhay ay hindi lang dun sa taong may ketong. Pati na rin sa atin. Actually, may ketong rin tayo. Ang tawag natin dyan, spiritual leprosy. No? Yung ketong natin eh, nasa spiritual na buhay natin. Yung pangalawa ay ito. Ipinakita ni Jesus ang kanyang pagiging Diyos. Bakit natin masasabi na naipakita ni Jesus na siya ay Diyos? Ito ay nung kanyang hinipo yung taong may ketong. Mababasa niyo ba sa Biblia na nagkaroon din si Jesus ng ketong pagkatapos niyang hawakan itong taong may ketong na ito? Hindi, di ba? Hindi siya nahawaan. Pangalawa, anong ginawa niya dito sa taong may ketong? Pinagaling niya. Nilinis niya. At Diyos lang ang pwedeng makagawa niyan. Katulad ng sinabi ko kanina, ano ba yung taong may ketong? Ano bang itsura? Pwedeng wala na yung ilong, wala na yung talukap sa mata, nakalbo na, walang daliri sa kamay at sa paa, umigsi na yung kanyang mga binti at yung kanyang mga braso. Pero anong ginawa ni Jesus?
ibinalik niya ang lahat ng ito. Nagkaroon siya ng ilong, nagkaroon siya ng tenga, nagkaroon siya ng buhok, nagkaroon siya ng mga daliri sa kamay at paa. At Diyos lamang ang may kakayanang lumikha ng ganun. Diyos lamang. Gamot, hindi pwede yan gawin ng gamot, di ba? Pero ang Diyos, kaya niyang gawin yun. Dito, napatunayan ni Mateo na si Jesus nga ay Diyos. Bakit? Nagawa niyang buo ulit itong taong may ketong na ito. Yung pangatlo, di ba may binanggit si Jesus dyan, ang sabi ni Jesus, ibig ko. Binanggit niya eh, di ba? Sinabi niya, tinanong nung taong may ketong, Panginoon, kung iibigin mo, mapapagaling mo ako. Anong sabi ni Jesus? Ibig ko. Makikita niyo doon yung willingness ng ating Panginoon na pagalangin itong taong may ketong. Ito yung pinakamagandang expression ng ating Panginoong Diyos. Yung kanyang, naipakita niya rito yung kanyang grasya, yung kanyang awa, yung kanyang pag-ibig sa tao, sa mga taong may ketong na katulad natin. Ibibigay nga niya yung kanyang buhay para sa atin. Alam nyo, hindi tayo karapat-dapat nung ganong klaseng pag-aalay, nung ganong klaseng pagpapagaling. Dahil tayo ay mga masasamang tao. Hindi tayo karapat-dapat. At ano daw ang nangyari nung sinabi ni Jesus na ibig ko? Siya ay napagaling. Di ba? Nawala ang kanyang ketong. Naging normal na siyang tao. Naging normal siyang tao. Dito talaga na ipakita ni Jesus yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang pagiging Diyos, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang awa dito sa isang tao na napakarumi, na nakakadiri, pero ano? Hinipo pa rin niya at kanyang nilinis. At dun sa ating huling punto, bago pinakawalan ni Jesus itong taong pinagaling niya, bago niya pinapunta sa Jerusalem, meron siyang binigay na utos. At ano yung utos na yon? Sa Mateo chapter 8 verse 4, yung ating huling punto. Sabay-sabay po nating basahin yan. At sinabi ni Jesus sa kanya, ingatan mong huwag sabihin kanino man, kundi humayo ka, magpakita ka sa pare, at ihandog mo ang kaloob na ipinag-utos ni Moises bilang patutuo sa kanila. Inutusan ni Jesus yung ketongin, di ba? At ano ang utos sa kanya? Ingatan mong huwag sabihin kanino man. Maari itong utos na ito na huwag sabihin kanino man, ang ibig sabihin ni Jesus, habang papunta ka doon sa pare at ipapakita mo na ikaw ay malinis na, huwag mo munang ikwento sa kahit kanino. Bakit? Dahil pag ikinuwento niya, anong pwedeng mangyari? Abay, magdadagsaan yung mga tao. At yung kanyang tunay na misyon, hindi na niya magampanan. Sa dami ng tao. Di ba parati siyang lumalayo? Tignan ninyo ang, ano ba yung next verse? Marcos chapter 1, verse 44 at saka verse 45. Ito yung sinasabi rito. Sinabi niya sa kanya, tiyakin mong wala kang sasabihin kanino man, kundi pumunta ka at magpakita sa pare at maghandog ka para sa pagkalinis sa iyo ayon sa ipinag-utos ni Moises bilang isang patutuo sa kanila. Ngunit siya'y umalis at nagsimulang magsalita ng malaya tungkol dito at ikinalat ang balita. Kaya't hindi na hayagang makapasok si Jesus sa bayan. Kasi nga ipinamalita na niya . Kundi nanatili siya sa mga ilang na lugar at pinuntahan siya ng mga tao mula sa lahat ng panig. Dahil dito sa ginawa nitong taong napagaling ni Jesus, anong nangyari? Hindi na magawa ni Jesus yung dapat niyang gawin. Dahil nagdadagsaan yung mga tao. Hindi siya makapasok sa isang siyudad na tahimik.
parating may nakaabang na sa kanya. Siguro baka may banda pang tumutugtog pag alam na nilang darating si Jesus. So kailangan niyang umiwas at lumayo sa lugar na kung saan ay walang masyadong tao. Doon sa mga ilang na lugar. Pero alam niyo, ako po ay naniniwala pa rin na itong taong may ketong ay sinunod pa rin si Jesus. Na siya ay pumunta doon sa Jerusalem at ipakita ang kanyang sarili doon sa pare. Yun nga lang, alam niyo, nung siya ay naipagaling, nandun siya malapit sa dagat ng Galilee, sa may Capernaum. At yung Capernaum po ay nasa norte. Ang Jerusalem ay nasa south. So napakalayong biyahe yan. Eh dati wala namang kotse o eroplano. Kamelyo lang ang means of transportation. No, it could take them weeks or even months bago siya marating doon sa Jerusalem. Pero alam ninyo, ang nangyari dito sa taong may ketong na ito, masasabi natin ay makaka-relate tayo. Di ba? Kung ikaw ba, let's say may cancer ka, stage 4, dalawang buwan na lang ibinigay sa iyo ng doktor mo, tapos pinagaling ka ng Diyos. Di ba ang gusto mong gawin ay isigaw sa buong mundo ang kabaitan at ang milagro na ginawa ng Diyos sa buhay mo? Di ba? Siguro tinitiis nitong mama na to na huwag sabihin pero sasabog talaga siya. Dahil doon sa kagalakan na kanyang nararamdaman. Hindi lamang doon sa kagalingang pisikal, pati na rin doon sa kaligtasan na kanyang nakamit nung makilala niya ang Panginoong Jesus. Nakaka-relate ba tayo dito sa taong may ketong na ito? Di ba? Pwede natin maihalintulad ang ating sarili sa kanya. Di ba? Naalala ko, mahigit 20 taon nang nakakaraan, ako rin po ay desperado. Kailangan ko ng isang lunas sa aking matinding sakit. At yung sakit na yon, ang tawag ko doon ay kasalanan. Yung kasalanan ay kumalat na sa aking buong katawan. Napakalalim na pit ang aking kinalalagyan. Pero alam ninyo, ang ating Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng kaniyang grasya, ay tinawag niya ako. At ipinakita niya sa akin at ipinakilala kung sino si Jesucristo at kung ano ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. At dahil diyan, nakita ko kung gaano ako karumi. Nakita ko na ako ay isang makasalanan at nangangailangan ng isang tagapaglinis, isang tagapagligtas. Ako ay isang nakakahiya, nakakainis na makasalanang tao. Pero alam nyo, kahit ganun ang aking itsura, kahit kadiri, mandidiri ka sa estilo ng aking buhay, pero ang Diyos, hindi niya inisip yun. Alam nyo ano ang ginawa ng Diyos sa buhay ko? Hinipo niya ako. Hinawakan niya ako. Hinipo niya ang aking puso. At ang ginawa niya ay nilinis niya. Nilinis niya ang aking buong sangkatauhan, ang buong katauhan ko. Nilinis niya ang aking mga kasalanan. As if, nung nilinis niya ako, hindi ako nagkasala kahit minsan. Ganun kalinis ang ginawa ng Diyos sa akin. Mga kapatid ko, sa ating pagtatapos, alam ninyo, ang kasalanan ay parang ketong din yan. No? Sa wikang Ingles, it is shameful, it is disgusting, it is loathsome. Nakakapandiri, nakakahiya. At alam nyo, kung hindi nyo ito putulin kaagad, pwede itong kumalat sa iyong buong katauhan ng napakabilis. At ano ang gagawin nito? Ang gagawin niya, magiging manhid ka. Ang titirahin niya yung puso mo. Magiging manhid ka sa kasalanan, magiging manhid ka doon sa epekto ng
kasalanan. Katulad ng sinabi ko, nung panahon ni Jesus, ang ketong ay walang lunas. So sa panahon natin, meron na raw. Pero meron pa rin isang klaseng ketong ang wala pa, pabalik-balik. Pero ang sabi nila, sabi ni nung mga unang panahon ni Jesus, walang lunas yan. At ang kasalanan din, walang lunas din yan. Kung hindi tayo lumapit sa Panginoong Jesus. Tayo ay mabibigyan lamang ng kagalingan, kalinisan at lunas kung tayo ay aasa sa grasya ng Diyos at sumampalataya sa Kanyang anak na si Jesucristo. Kaya mga kapatid ko, ngayon nalaman natin itong katotohanan na ito. Nakita natin itong katotohanan na ito. Ano ang ating magiging tugon dito sa sinabi at ipinakita sa atin ni Jesus? Alam na natin ang katotohanan na tayo ay may ketong na kinakailangan natin na malinisan ng ating Panginoong Jesus. Ano ang iyong gagawin? Alam ko marami sa inyo ay nilinis na ng Panginoon mula doon sa ketong, sa sakit na ketong, sa sakit na kasalanan. Ngayon kayo ay nalinis na, ano ang inyong ginagawa? Sasabihin mo na lang, ay okay na ako. Total save na ako. Pwede na ako. Komportable na ako. Okay na, natahimik lang akong umupo at makinig doon sa sinasabi ng pastor. Masaya na ako noon. Alam nyo, hindi po dapat ganun. Let me challenge you. Dapat ang ginagawa natin ay ano? Katulad nung ketongin, nung siya ay napagaling, anong ginawa niya? Ipinagkalat niya sa lahat ng taong makakasalubong niya ang kabutihan na ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Na siya ay pinagaling. Siya ay nilinis. Ginagawa ba natin yan? Sinasabi ba natin yan doon sa mga taong kakilala natin, kaibigan natin, kamag-anak natin, kahit kaaway natin? Sinasabi ba natin na ito ang ginawa ng Panginoong Jesus sa buhay ko? Alam nyo, kung meron kayong ipapalaganap dapat, hindi yung mga artista na nakikita natin sa telebisyon. Ano ang dapat na pinapalaganap natin? Yung salita ng Diyos. Kung ano ang ginawa ni Jesus sa buhay natin, yung ang dapat na ipalaganap natin. Sabi nga ni Timoteo, ani Pablo kay Timoteo, iba, preach the word, be ready in season and out of season. Sa lahat ng panahon, ihayag ninyo ang salita ng Diyos. Kung tunay nga na kayo ay pinagaling ng Diyos, kung tunay nga na kayo ay nilinis ng Diyos sa inyong sakit, naketong o nakasalanan, ano ang dapat na ginagawa natin? Ipinapalaganap natin ang kabutihan, ang salita ng Diyos. Maari ang iba sa inyo ay nasa sitwasyon na masasabi nyo na kayo ay may sakit pa rin na ketong, na kayo ay nasa kalagitnaan pa rin ng kasalanan. Kapatid ko, huwag kang mahiya. Maari ito na yung pagkakataon na nangungusap sa iyo ang Diyos at tinatawag ka niya. Ang kailangan mo lang gawin ay lumapit sa Kanya. At alam nyo, hindi kayo tatanggihan ng Diyos. Sigurado ko, hahawakan kayo ng Diyos. Hihipuin niya ang buhay niyo. At kayo ay mapapagaling. At malilinis ang inyong mga kasalanan. Tanggal lahat yan. Yan ay kung ikaw ay lalapit sa ating Panginoong Diyos. Okay, tayo po ay magsitayo at mananalangin na po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa katotohanan na aming natutunan sa hapong ito. Tunay nga na kayo ay Diyos. Tunay nga na kayo lamang ang siyang may kapangyarihan na makapagpagaling sa tao at makapagpalinis sa kanilang katauhan mula sa kasalanan.
Alam po namin, Panginoon, na kami po ay hindi karapat-dapat na tumayo sa inyong harapan sa oras na ito. Kami po ay mga taong walang kwenta, mga taong makasalanan at marumi at nakakapandiri. Ngunit, Panginoon, dahil sa inyong awa, dahil sa inyong pag-ibig, dahil sa inyong grasya, kami po ay nasa harapan ninyo ngayon. Panginoon, kayo po ay aming sinasamba. Alam po namin na kami ay hindi karapat-dapat, ngunit Panginoon, kayo po ang siyang may kagagawan nito, na kami ay makalapit sa inyo, na kami ay pwedeng umasa sa inyo sa lahat ng sitwasyon sa aming buhay. Panginoon, naway makita po ng mga taong aming makakasalamuha sa mga oras at araw na darating, makita nila sa amin kung sino talaga si Jesus sa aming buhay. Naway maihayag namin ang kabutihan na ginawa niyo sa buhay namin at maipamalita namin sa kahit na sinong tao na aming makakasalubong. Dahil yun ang nasa mga puso namin sa oras na ito, na kayo ay mabigyan namin ng kalulhatian at aming mapasalamatan kayo, Panginoon, dahil sa inyong kabutihan. Salamat po muli, Panginoon, ang panalangin ko po sa aking mga kapatiran na naririto ngayon, na patuloy niyo po sana silang gabayan sa lahat ng kanilang mga gawain at desisyon sa buhay. Pati na rin po sa mga kapatid ko na may sakit o may mga problemang pinansyal o may problemang relational, Panginoon, kayo na rin po sana ang siyang humipo at magpagaling sa kanila. Salamat po muli, Panginoon, sa pagkakataon na ito. Naway nabigyan po sana namin kayo ng kalulhatian. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po.